Ginugunita po ang Battle of Pinaglabanan o ang unang pag-atake ng Katipunan sa mga Kastila sa pangunguna ni Gat Andres Bonifacio. Mula po sa San Juan City, may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie Raffi, ay naniniwala si Tourism Secretary Berna Puyat na dapat suportahan ang pag-rehabilitate ng mga historic sites ng bansa, hindi lamang bilang paggunita ng ating kasaysayan, kundi pagkilala na rin dito sa mga iginugol na kabayanihan ng ating mga bayani, pati na rin panghimok din daw ang mga historic sites na ito sa mga turista sa bansa. Isa ito sa mga naging mensahe ng kalihim sa kanyang pagdalon ng 122nd anibersaryo ng Battle of Pinaglabanan, kung saan nilungsad ni Andres Bonifacio ang pinakaunang pag-atake ng Katipunan laban sa mga Kastila. Bukod sa Spanish Armory na matatagpuan noon sa San Juan del Monte, ang lumang pangalan ng San Juan, nandito din ang freshwater reservoir ng Maynila na kung tawagin ay El Deposito. Ang lumang water reservoir na ito ay may filtration system at mga tubo na abot noon hanggang Marikina River bilang pagkilala sa kahalagahan ng Pinaglabanan Shrine at ng El Deposito. Nangako si Secretary Puyat na tatapatan ng DOT ang 50 million pesos na nilaan ni San Juan Mayor Francis Zamora sa rehabilitation ng Pinaglabanan Shrine. Balak tayuan ng museo ang Pinaglabanan Shrine at ayusin pa ang ibang bahagi ng El Deposito. Samantala, Connie, bilang tugon sa Commission on Audit Report tungkol sa higit 500 million pesos na pondo ng DOT na wala umanong tama o di kaya kulang na dokumento, sinabi ni Secretary Puyat na karamihan na nga ng nakikwestiyong transaksyon ay nangyari naman bago siya umupo bilang kalihim. Dahil dito, medyo mahirap daw kaagad mag-comply sa mga hinihinging dokumento. Pero naisumite na raw ng kanyang tanggapan ang lahat ng dokumentong hinihingi ng Commission on Audit dahil noong August 7 lamang nila natanggap ang nasabing COA report. At yan ang latest mula rito sa San Juan. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston.